sa video na to ay ipapakita ko naman yung iba pa pwede nating gawin sa ating worksheet, sa yung Microsoft Excel worksheet natin, yung pag-i-enhance at pag-o-organize ng ating worksheet. So meron akong nakahandang example dito at gusto kong i-enhance pa at i-organize pa yung aking data. So kung mapapansin po natin sa aking report, okay, dito sa employee, family name, first name, pag ginamitan ko na po siya ng horizontal scroll bar para makita pa yung iba pang data, okay, na makikita pa dito sa mga susunod na column. So pag ginamit natin yung horizontal scroll bar, hindi na natin unti-unti, okay, hindi natin makikita yung employee number, okay, yung family name at yung first name. So minsan malilito tayo, kunwari itong data about starting salary na 5-7. So, hindi natin malaman kung sino po or kung kanino itong starting salary na 5-7 sa kadahilanan na hindi na kasi nakikita natin yung nandun sa previous natin na column. So, ang gagawin ko, gusto ko sanang makita pa yon. Okay? So, para hindi po ako mawala, okay, sa pag-identify kung kaninong mga data itong aking mga tinitingnan dito. Ganun din sa scenario na itong employee number, family name, first name. So, pag nagpunta po tayo sa baba, gamit naman yung vertical scroll bar, hindi na rin natin nakikita yung nakalagay na heading sa taas. So, pwedeng mawala tayo na ano itong 4,300. So, hindi natin alam na yan pala ay starting salary, itong probationary, kung ano ba ito. So, yun yung mga mangyayari pag ganito nakadami yung data. So, ano ang pwede kong gawin para hindi tayo mawala? So, yun yung tinatawag natin pag-freeze ng pane. Okay, so meron tayong freeze pane dito na makikita sa view. Sa view tab, meron tayong nakalagay dito freeze pane. So may mga option po tayo dito pag-freeze ng pane. So ang ibig sabihin ng pag-freeze o freeze a portion of the sheet to keep it visible while you scroll through the rest of the sheet. Okay, so if we freeze natin yung screen. So una, ang gusto ko mangyari yung pa-scroll down muna. Gusto kong makita itong headings na to, yung headings lang na to. So, pag sinabi kasi natin if we freeze yung screen, kung ano nakikita natin dito sa screen natin at ano yung pinili natin, yun lang yung maipapakita niya. Okay, so example, unahin muna natin yung nasa taas. Okay, yung headings niya. Okay, so gusto kong i-freeze natin yung top, yung nasa column natin na nasa yung pinaka-headings natin. Okay, so ang gagawin ko, i-freeze natin, freeze ko yung top row. So pag sinabi natin top row, keep the top row visible while scrolling through the rest of the worksheet. So again, yung mangyayari. So anong ibig sabihin pag in-apply ko ito? So click natin yan. So ang top row, ibig sabihin yung nasa taas na row. So ang ibig sabihin nun, yung top row natin, itong nauna dyan sa taas, hindi kasama yung employee number, family name, kasi top row. So kung titingnan natin, okay, yung hindi nawala, yung row 1, yan yung row natin. Yan yung top row. Okay, so ibig sabihin, hindi natin nakuha yung gusto natin mangyari na dapat itong employee number, family name. So ibabalik lang natin, i-unfreeze natin. Okay, so ibig sabihin, may mali. Unless, walang 1 dyan, walang row 1 chance. For example, nawala yan, tapos yan talaga yung nasa top row natin. So pwede natin gawin yon, top freeze, top row. So, hindi nawawala yung top row. Kung ganun ang mangyayari. Paano pag meron talaga dun sa taas, meron pang nakalagay na other row before itong employee number. So, ano ang pwede natin gawin? So, gagawa natin ang paraan yon. Okay? So, example, ang gusto ko mangyari, since nag-cash lang sa screen natin is hanggang contact number, so dito ako mag-click sa my contact number, ito dito. Okay, then if we freeze natin yung nasa taas, so dito ako nag-click kay contact number.
Then, if we freeze natin, then freeze ta. Hindi pwede ang freeze top row kasi pag freeze top row, automatic yung row number 1. Okay, so freeze pane natin. So, ano nangyari nung nag-click ako kay contact number tapos i-click ko yung freeze pane? So, ano nangyari doon? So, automatically, yung na-freeze niya, since dito ako nag-click, yung before niya na column at before niya na row. So, ano yung before niya na column at before niya na row? So, since this is column J, ang before niya na column ay yung I, which is the status. At ang before niya naman na row is yung row 1. So, titingnan natin kung anong nangyari. So, ang na-freeze natin yung row 1 plus, okay, that's for vertical. For horizontal naman hanggang status yon. So, kung titingnan mo, hindi nagalaw dito sa status. So, ang nangyari, yung kasunod, yun yung lalagyan. So, yun yung ibig sabihin pag freeze natin at dun ako nag-click. So, unfreeze ko lang. Ang gusto ko mangyari, itong employee number, family name, and first name. Ang sinasabi ko kanina kung saan ka nag-click, yun yung ang before na row at before na column niya, yun yung naka-freeze. So, ang gagawin ko na lang ay dito ako kay admin mag-click. So, anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yung before niya is yung department at yung before naman niya na column dito is yung Lailani, which is yun yung column ng first name. So, dito ako mag-click, then i-click ko yung freeze pane. Then, freeze pane. So, ang na-freeze ngayon, okay, itong before nila. So, titingnan natin, ang before niya is yung hanggang first name. Ayan. So, nakikita ko na ngayon. So, kung titingin ako dito ng data, makikita ko kanino yan kasi meron akong guide dito, employee number, family name, and first name. So, yun po yung para sa horizontal. Ngayon naman, para sa scroll down. So, dito ako nag-click nun kay admin. So, ano yung before niya? So, itong row number 2. So, kung titingnan natin, hindi na nawala yung 1 and 2. Yan po yung para sa pag-freeze at pag-unfreeze. Okay. So, meron naman tayong column. A, B. So, para naman sa pag-freeze ng column. So, pag i-click natin yung freeze first column. So, only the first column. So, tingnan natin. So, only the first column. So, column A yun. So, pag i-drag natin siya doon or mag-scroll tayo horizontally, the first column yung hindi nawala. Okay. So, dito, nangyari kasi black yung ating first column. So, unfreeze natin. So, tanggalin ko lang yung A natin. Example, ang first column natin is employee number at yun lang yung gusto kong makita. Okay, so pwede naman natin i-apply yung freeze first column. So, only the first column lang yung okay, naka-freeze. Okay, so yun po yung para sa pag-freeze and unfreeze. Ngayon, meron kasi ako ditong data na gusto kong hindi nakikita. Pero hindi ko naman i-delete. Ang gusto ko lang gawin is i-hide lang siya. Okay, so ano naman ang, paano ko naman siya gagawin? Oh, so example, yung starting salary ay hindi ko siya magiging visible sa mga tumitingin ng aking report. Okay, or hindi ko muna siya kakailanganin ngayon. Pero hindi ko siya i-delete. So ano pwede kong gawin para hindi muna siya makita? So pwede nating i-apply yung hide tapos pag-unhide naman. Okay, so paano mag-hide? Example, yung starting salary yung gusto kong i-hide. Okay, only the column G. So right-click tayo dito sa headings. Okay, then right-click tayo, then meron tayo dito nakalagay hide. So titingnan po natin, letter G po yon, column G po ang i-hide natin. So hide natin. So pansinin po natin, na wala po yung G, tapos alam natin na may naka-hide kasi meron ditong F, tapos H, at may konting space dyan. Okay, so pwede natin siyang ibalik yon. Okay, so paano natin ibabalik? Hindi pwedeng mag-click ka lang sa H then unhide. Kasi yung ina-unhide natin yung H lang, which is hindi naman siya naka-hide. Ganun din sa F, hindi rin pwede dito tayo mag-unhide kasi naka-hide, hindi naman naka-hide yung F. So para maibalik natin yung letter G, column G, ang pwede natin gawin, in between siya ng F, nasa gitna siya ng F, tapos ng H, ang gagawin ko, i-highlight ko yung dalawang column din, i-unhide ko na lang para lumabas ulit yung column G. So, ganun po yung pag-hide at pag-unhide ng
column. Paano naman, sir, pag dalawa? Okay, dalawa, ito ang in-hide ko, Fn, column F and column G. So, highlight mo lang, then right-click, then hide. So, E and H na lang yung nakikita natin. So, to unhide, highlight lang natin, and then we have unhide. So, that's for the column. Paano naman pag row? Example, itong 5M, itong employee 95005 tapos 95004. So, dito naman tayo sa row. Okay, highlight natin, then right-click, then we have hide. So, hide naman po yung dalawa. Kung papapansin natin, 4 and 7 na dyan. So, pag binalik natin, okay, paano natin ibabalik yon? So, highlight lang natin, then we have unhide. Okay, so yun po yung para sa pag-organize natin, okay, para sa hiding and unhiding of rows and column at the same time. Pag-freeze lang.